Hi guys! So for today's video, aalamin natin kung kaya nga ba talagang mag-edit ng videos or makapag-computer ng mga blind na tulad ko. So, aalamin natin yan. Samahan niyo ako. Let's go! First, i-introduce ko muna kayo sa ginagamit ko talagang application para sa mga blind. At yan yung NVDA or Non-Visual Desktop Access. Itong application na to, ginamit ko siya since 2018. Nalaman ko siya dahil sa ATRIB. ATRIB is a computer school for the blind na nagtuturo sa mga blind kung paano magkumamit ng mga iba't ibang technologies. Like for example, computers or Android phones, mga ganun. NVDA, application siya na ginagamit ng mga blind, screen reader, para makapag-computer o makapag-navigate sa computer nila. So, ang gagawin natin, mag-i-install muna tayo ng NVDA, pero since ako, ginagamit ko na siya before pa, kaya naka-install na siya sa laptop. Pwede niyo siyang ma-i-install or ma-download sa nvaccess.org. Hindi lang siya i-download, so anytime pwede niyo siyang i-install. For example, ganito yan. Bibilisan ko yung speed nung magsasalita para ma-amaze ko. Apps 64, apps 25.08, 64 bit windows, pro, and iOS, and iOS, apps 25.08, 64 bit windows, pro, and iOS, and iOS, list, column 1. Yun yung kaya kong rate. Rate 17. Medyo mabilis siya, pero para dun sa mga beginners na mga blind na gusto nyong gamitin yung NVDA para makapag-access din kayo sa laptop or computer nyo, babagalan nyo na lang yung rate niya. Yeah. Rate 40. Ganyan siya kabagal, pero ako inaantok kasi ako sa ganito. So ayan, since na-introduce ko na kayo sa application na ginagamit ko, papakilala ko naman kayo sa aking video editor, which is the Movie Maker. Actually, maraming video editor na application kayong pwedeng gamitin. Pero, ito yung prefer naming mga blind, say, ito yung accessible sa amin. When we say accessible, talagang lahat ng feature na lahat ng mga button may label. Hindi katulad nyo ng ka-MU mo, walang label. Lahat ng madadaanan ng mouse, or para sa amin mga blind, hindi kami nagma-mouse. More on keyboard kami. Keyboard is life, kasi keyboard lang ang kailangan namin para makapag-navigate sa computer using NVDA. Babasahin niya yan isa-isa. Ipapakita ko na siya sa NVDA. Movie Maker, ayan. So, nandito na tayo sa application, Movie Maker. Ngayon, bago ako mag-edit ng video, ang unang-unang ginagawa ko is magsisave muna tayo ng movie project. Yan. Siguro medyo nagtataka kayo kung bakit ako nang magsisave agad, eh wala pa nga tayong nagagawa. Kasi, ganito na. Magsisave muna tayo for safety purposes. Kasi usually, kapag mahaba yung mga videos nyo na gagamitin sa pag-i-edit, nagko-collapse yung Movie Maker, hindi mo kinakaya, mga machine. So, kailangan natin mag-save muna bago tayo mag-start ng editing. Ipipress mo lang para mag-save ng movie project is tapat ka lang dito sa Movie Maker and then press Alt. Hold mo yung Alt and then F. Yes. So, aantayin mo. Ayan, sasalita ka. Mapupunta ka agad sa file name. Magta-type na tayo ng file name. Kunyari, Alma Bulat. Yan, Alma Bulat, since ako yung gagawa ng video. Para ma-save natin siya sa specific file, i-press mo lang yung Shift Tab hanggang sa marinig mo yung preview. Pag nasa preview ka na, ipili ka lang doon kung saan may save. Kung desktop, documents, or etc. Kung saan mo gusto. Para makabili ka, arrow keys lang yan, up and down.
nandito na ako sa file na pinili ko. Enter mo lang yung file na yon, and then magka-tab ka hanggang sa marinig na natin yung save. Yan. And then press enter. Nasave ko na siya. So, safe na siyang gamitin. Kahit mag-collapse to, pwede natin siyang balikan sa pinag-save natin. Nakapag-save na tayo ng video, ang next na gagawin natin is mag-i-import naman tayo ng video na gagamitin natin. Para mag-import tayo ng video, first na gagawin natin, mag-a-artab ka, pupuntahan mo yung video na gagamitin natin dun sa folder na pinag-save natin. Artab ka lang. Pag nandun ka na sa folder, patapatan mo lang yung video, press Ctrl-C, Alt-Tab ka sa Movie Maker project, and then Ctrl-V to paste. Ayan, na-paste na natin siya. Para naman ma-play natin yung video, ipipress mo lang is space. Hi guys! Space. Para naman i-post, i-press natin. Lumpa na, Ali. Space. Para mag-navigate naman kayo sa video, i-press nyo lang is home key para mapunta ka sa umpisa, and end key para mapunta ka naman dun sa dulo ng video. If mahaba yung video mo, pwede naman yung up and down, pero kung may key lang, much better gamitin mo yung home key at saka end key. Other way naman para mapunta ka dun sa pinaka-start or pinaka-end ng video, i-press mo lang yung shift tab hanggang sa marinig mo yung preview scrub. Yeah. Then, magle-left and right arrow ka lang kung saan mo gusto mapunta na seconds or minutes para makapag-navigate ka. Para bumalik ka naman dun sa pinanggalingan natin, tab ka na lang hanggang marinig mo yung timeline list. Yan. Timeline list. Dito na tayo ulit. Next step natin is volume ng video. Para mag-volume natin yung video, i-press mo lang yung Alt. Hold mo lang yan. Then press VV. As in victory. Sabihin niya slider 49. It means nandun na tayo sa mismo slider ng video volume. Para madagdagan siya, mabawasan mo siya ng 1x1, up and down arrow lang. Isa-isa yung dagdag niya or bawas. Pero para naman yung gusto mo, isagad mo agad sa 0, tsaka 100. Pwede mong i-press yung toe para maging 0, and end key para maging 100. And then, press enter. So, ayan, 100 na yung volume video. Tapos na tayo sa volume ng video natin. Next step natin is clipping or cutting videos. I-play muna natin para makita natin kung saan yung ika-cut natin na part. So, ayan, nag-play siya. Ipo-post mo lang dun sa part na gusto mong ika-cut. Ayan, dyan ko gusto i-post. Prenes ko lang yung space para ma-post siya. Then, press application menu. Key. Sasabihin niya menu. And then, press letter L. L. Alma Vlogs Movie Maker Window Timeline List. Yeah. C:\1.mp464. Naging dalawa na yung videos natin kasi nakat na natin siya. I-play natin siya ulit para check natin kung tama yung nakat. Ayan. Once natapos nyo nang i-check yung video na kung tama talaga yung nakat nyo, syempre naging dalawa na yung videos natin. Kapag maraming videos ka na sa movie project, pwede kang mag-left and right arrow na para makapag-navigate ka sa one or more videos na gagamitin nyo. Para mas maintindihan nyo yung paggamit ng maraming videos, magdadagdag tayo ulit ng another video. Alt-tab ka lang, punta ka ulit dun sa folder na pagkukuhaan natin ng video. Then, tapatan mo lang yung gagamitin mo na next video. Press Ctrl-C para i-copy. Alt-tab,
balik ka ulit sa Movie Maker. And then, mag-end key ka para make sure na mapunta tayo dun sa dulo ng video. And then, Control V para ma-paste. Yan. Ma-paste na. So, eto guys, medyo tricky to kasi once na gumamit ka ulit ng another video and then nag-paste ka dito sa movie project mo, automatic mapupunta yung video mo sa right side ng movie project. Dapat kung saan ka nakatapat, i-expect mo yung video mo na mapupunta sa right, make sure mo na tama yung pag-pipasan mo ng video na gagamitin mo. Okay? Then, para makapag-navigate ka sa maraming videos, left and right arrow key, or pwede pa rin natin gamitin yung home tsaka end key na key. Okay? Tignan nyo. Yung unang video ko, scene number 1. And then yung next video, again, scene number 1 pa din. Kasi nga, di ba, yung kinat natin kanina ng video, naging dalawa yung scene number 1. And then yung pangatlong video niya, scene number 2 na. Ito yung inad natin ng video. Kaya tatlong videos na siya. Hello! Pangit yung video. Ano ba yan? Nag-hello mo sa video. Actually guys, pinaka-tricky sa mga blind na tulad ko yung pagka-cut ng video. Kasi pag hindi mo nasaktuhan yung part na ika-cut mo, babalikan mo ulit yung umpisa. Kasi ang hirap balikan yung karaan na. Diba, past is past. Pero dito sa video editing, babalikan mo at babalikan ang mga dapat balikan. Hindi kasi siya katulad nung sa mga sighted or sa mga nakakakita na pwede mong balikan gamit yung mouse. Easy baby lang sa kanila mag-edit ng video. So ayan, tapos na tayo sa basic video editing. Proceed na tayo sa adding sound effects or background music. When we say sound effects, very short lang yung sound na gagamitin mo. Pag background music naman, yun yung idadagdag mo sa video mo, yung mga mahabang music para mas maging maganda yung video mo. Para makapag-add tayo ng music, puntahan mo lang yung pinag-savean mo ng mga sound effects na gagamitin mo. Ako sa desktop ko lagi yan sinisave. Alt-tab ka lang pag galing ka Movie Maker. Pag natapatan mo na yung sound effect na gagamitin mo, press Ctrl-C pa din para makopy, Alt-Tab para mapunta sa Movie Maker, and then replay natin yung video, spacebar mo para ma-post dun sa mismong part na paglalagyan mo ng sound effect. Make sure maabutan mo yung part na gusto mong paglagyan kasi nga, mahirap tayong bumalik sa nakaraan. So game! So yan. Try guys, tapos pinost ko. Gusto ko doon ilagay yung sound effect. Press Ctrl V para ma-paste. So yan. A few inches later yung pinuha ko. Pero para mag-navigate ka naman sa mga sound effects, una muna natin gagawin is press Ctrl Home para mapunta ka muna sa video. And then, down arrow para mapunta ka naman dun sa sound effect na pinis mo. Pero kung marami kang sound effects na nilagay, once na nag-down arrow ka, di ba mapupunta ka na dito sa sound effect na una mong pinis, mag-left and right arrow keys ka lang para makapag-navigate ka naman dun sa mga sound effects or background music na ginamit. Parang ang itsura kasi netong movie project natin by rows. Yung unang row sa taas, isang hilera nun, doon nakalagay mga videos mo, and then pag nag-down arrow ka nga, doon naman yung hilera ng mga ginamit mong background music and sound effects. Ganun! Medyo magulo, pero sana nag-gets me. Kapag-add na nga tayo ng sound effect, para naman i-volume natin siya, i-check muna natin kung tama. Medyo mahina yung sound effect, so ang gagawin natin is, go-volume man natin. First na gagawin mo, tatapatan mo yung music or yung sound effect. Then press Alt. Hold mo lang yung Alt. Then M.
and then V, as in Victor. So ayan, napunta na ulit tayo sa slider. Slider 49 yung pinaka-default na volume niya. Gawin natin 100 para rinig na rinig yung tenor niya. Para mag muna rin dyan, first hand, katulad ng volume sa video. Kung gusto niyo naman walang tunog yung sound effect, pero para sad pa yun, di ba? Gamitin niyo lang yung home keys. Ayan, zero. Pero doon tayo sa 100. Then press enter. Nalakas na yung video. Check natin. Yun. Narinig niyo yung sound effect, di ba? So, since tapos na tayo sa pag-add ng music, ng sound effect, saka pag-volume ng sound effect, let's move on na hindi mo kayang gawin sa X-Men. Splitting and cutting ng sound effects or background music na gagamitin natin. Parang same lang dun sa videos, di ba? Pwede din tayo mag-split and cut. Una, pag nakatapat mo tayo dun sa sound effect, ipi-play mo lang by pressing space and pakinggan mo ng maigi. Pag nahanap mo na yung tamang spot na ika-cut mo, ipi-press mo agad yung space bar para ma-pause. Diba yung sound effect kasi na ginamit ko? A few inches later. Gagawin natin siyang a few inches lang. Dun yung ika-cut natin. So, gawin natin. Then, ipipress mo yung application key, then L. Yan, nakat na yan. Naging dalawa na yung sound effects natin. Para mag-navigate ka, left and right. Yan. Pakinggan natin itong pangalawang sound effect. Kung later yung sinabi niya, kasi diba nakat na natin yung a few inches. Check natin. Ayan, narinig niyo ba? Lay, sabi niyo. Ibig sabihin, nakat na natin yung sound effect. Yay! Medyo tricky lang din guys kapag nagka-cut ka ng sound effects. Katulad din sa videos. Kasi nga, dapat saktong-sakto yung paglagay mo ng sound effects. Dapat kung saan mismo yung part na pwede mong i-insert yung music. Doon talaga malalagay yung sakto. Dapat mabilis ka, besh. Kasing bilis nung pinagpalit ka niya. Ako ay pinagpalit, pero di yan masakit. Ganan! Tapos na tayo sa basic editing using Movie Maker. Actually, marami pa tayong pwedeng gawin dyan. Pwede tayo mag-insert ng text, maglagay din ng photos. Tsaka marami pang iba, kung medyo formal yung gusto nyo, pwede rin naman yun. Kung gusto nyo ng tutorial na medyo detailed, pwede naman kayo mag-comment down below para makagawa ako ng another video na mas makakatulong sa pag-edit nyo ng videos. Doon naman sa mga nakakakita na hindi naman gumagamit ng MVDA, pwede nyo naman gamitin yung mga shortcut keys na binigay ko if ever gusto nyo matry kung paano mag-edit ng videos ang mga plan na tulad namin. Okay. So, sana may natutunan kayo sa video na to and please like and share. Subscribe ka na din sa channel ko para happy. And kung naniniwala ka talagang ako yung nag-i-edit ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube channel ko. So, yun lang. Thank you guys for watching. Bye! Subscribe to Alma Vlogs and click the notification bell for more videos.